Good morning mga ka-Flora. Welcome back to our channel, Elsie's Flora. Nagdidilig tayo sa mga tuyo na nating mga tanim guys. Sa panahon ngayon na masyadong mainit, didiligin natin ang ating mga tanim. Ito guys, yung mga propagation ko na didiligin natin ngayon dahil tuyong-tuyo na po sila. Kawawa naman na hindi mabigyan ng kaunting tubig na napakainit ng panahon. Kaya bigyan po natin sila ng tubig. Ito yung tuyo na po. Pero stress na rin po yung kanyang dahon dahil ito yung tuyo na sa init. Magdidilig-dilig po tayo. Ito naman yung aking mga cactus na tuyong-tuyo na rin. Hindi tayo nakapagdilig kahapon guys kasi walang tubig. Kaya kung kailan mayroong tubig rin at saka tayo makapagdidilig. Dito guys, nadiligan ko na ito. Basa na yung kanilang mga puno. Yung mga puno lang guys ang dinidilig ko. Yung kanilang dahon, di ko na binabasa kasi init na rin ngayon. Dahil mag-aalas 10 na yata. Ito naman yung bago kong propagate na silak teya. Barigated ito guys. Ayan o. Barigated yung kanyang puno. Kasi meron din yung green lang. Kaya ito, magtanim naman ako dito. Para dumami yung aking variegated lactea. Dito ko naman sila nilagay guys, extension. Kasi doon sa dati nilang nilalagyan, may nilagay naman ako doon mga cactus. Ito yung sansevieria ko guys, Ayan, mahaba na yung kanyang baby niya ito guys, Kakaiba. Ang haba. Hindi gaya yung ibang mga sansevieria na magkaroon ng babies. Hindi naman ganyan. Na mahaba. Pasensya na po sa ingay ni Xiao, yung aso namin. Nag-ingay. Ayan guys, masyado na mainit. Hindi ko na nakikita yung binibidyo ko kasi masilaw. Ito naman yung bago kong arrangement guys. Ayan, buhay na siya.
mga mendose na pinutol kong mga sanga na itinusok ko dyan, guys. Oh. Binilig ko rin agad. Mga 3 days pa lang ito nung aking na-arrange. 3 days o 4 days. Buhay na. Gustong-gusto rin naman ng mendose ang tubig, guys. Kaya kahit na bagong tanim lang sila, diniligan ko na. Kasi mainit naman po ang panahon. Kaya diniligan ko na rin. Nakawa ako kasi natuyo na. Baka matuyuan yung kanilang puno. Dahil napakainit. Yung iba kong tanim, guys, na maalam na. Hindi nakayanan yung init. Pero ito naman yung aking mga aglonema. Kinakaya rin naman niya yung init, guys. Pero may nasusunog din. Gaya nito. Nasunog ng konti yung kanyang dahon. Ito, guys, oh. Nasunog din. Kasi napakainit. Ito, nasunog din siya, guys. Kasi meron itong net dito banda na side, pero manipis lang yung aking net. Hindi yung klase ng net na makapal. Itong ganito kong aglonema, guys, o kumangit dahil napakainit. Hindi niya kaya yung mainit. Pero yung iba, okay lang naman. Nasanay na kasi sila ito sa initan, guys, yung mga aglonema na ito. Kasi yung mga aglonema na di sanay sa initan, masusunog talaga. Pero sila, guys, okay lang naman. Makarecover din naman yan pag umulan. Umulan nung isang araw, guys, pero hindi naman nabasa yung mga yung kanyang lupa. Kaunti lang. Ambon-ambon lang siguro. Gabi yun nung umulan.